Hello, Labmates! In this episode, ay itutour namin kayo sa Premier Pool House, isang private resort na matatagpuan sa Novaliches, Quezon City. Nagpunta kami dito bilang bahagi ng 6th birthday celebration ni Marius. Malapit lang sa SM Novaliches itong resort at madali din siyang puntahan. Mula sa labas ng kanilang gate, mukhang maliit lang itong Premier Pool House. Pero, pagpasok mo sa loob ay napakalaki pala ng space para sa parking, outdoor dining, pool at mismong bahay. Very ideal yung laki ng resort para sa mga big parties. Meron din itong service area sa labas na kompleto with grill, sink at dish rack, which is very useful kung halimbawang meron kayong caterer. Tapos, sa gilid nito ay yung entrance papuntang kusina na mamaya ay pupuntahan din natin. Mula sa main entrance, sasalubong sa inyo ang kanilang indoor bohemian dining setup. Di na namin ito nagamit dahil medyo mahirap sa mga kasama namin na sumalampak sa sahig. Meron silang isang malaking sala na overlooking ang kanilang napakagandang outdoor pool at garden. Nagustuhan namin yung pagkakadesign at layout nitong ground floor nila. Hindi nga lang air-conditioned itong sala area, kaya mainit kapag umaga dahil puro salamin yung bahay. Pero understandable naman na walang aircon dito sa area na to dahil mababa lang din yung rate nitong resort. Sa tabi ng sala ay ang kanilang karaoke room na medyo soundproof at air-conditioned. Maluwag din ito sa loob, kaya alam nyo na kung saan kami madalas tumatambay habang nandito kami sa resort. Pati ang kusina nila ay malaki rin at maganda ang pagkakadesenyo. Meron na din itong microwave, stove, rice cooker at ref. Pati cooking at dining utensils, coffee maker at electric kettle. Walang libreng drinkable water na provided sa resort, kaya kailangan mo itong bilhin separately. Pero dahil may mga kasama kaming bata, nagdala kami ng sarili naming tubig at mga galon ng mineral water. Merong dalawang bedrooms sa second floor ng bahay. Itong bedroom ay merong apat na double decks na meron pang pull-out beds, and talagang designed siya for big group. Pero kung sakaling hindi kayo kasya doon sa mga available beds, ay meron din silang extra mattresses, blankets at pillows. Pati yung CR sa loob ng room ay maganda rin ang design at pagkakagawa. Kumbaga, ito yung resort na walang tapon dahil lahat ng areas ay well-designed.
Mula sa room ay merong access papunta sa balcony, nakita yung outer space. Pero mula sa bintana ay kitang-kita rin yung magandang pool at garden nila. Sa labas ng mga bedrooms ay nakapwesto ang kanilang mga game tables. Isa sa mga reasons kaya dito kami nag-book ay dahil sa request ni Marius na foosball. Even itong game area nila ay komportable din dahil may sala set at hindi siya yung mga monoblocks lang or ordinaryong upuan. Kahit itong area ng hagdanan ay talagang pang-Instagram. At dahil mahilig ako sa mga ilaw, ay talagang nagustuhan ko yung mga pin lights at chandelier. Medyo nakakatakot lang yung area ng hagdan dahil puro din siya salamin, kaya dapat ay extra careful kapag may kasama kayong bata. Itong second bedroom naman ay merong two beds na parang hotel setup ang design. Same sa isang bedroom, maganda rin yung CR dito. At mula sa bintana, ay kita din yung pool at garden. Malaki din itong bedroom at pwedeng-pwede kang maglatag ng mga higaan sa sahig sa sobrang luwag. Isa sa mga nagustuhan namin sa resort ay yung gamit nilang unan. Saktong-sakto yung lambot niya at masarap gamitin. Gusto na nga sanang itanong nung kasama namin kung saan kaya nila nabibili yung unan nila. Mula sa common area sa second floor, merong glass door papunta sa isa pang balcony. Ang overnight schedule sa resort ay 9 a.m. to 6 a.m. or 8 p.m. to 6 a.m. Isa siguro ito sa mga kailangang i-consider dahil iba yung schedule nila compared sa usual na schedule sa ibang resorts. At the time of our booking, ang overnight rate ay 25,500 pesos good for 20 persons. Ito yung platinum plan na may access sa buong bahay, kitchen, pool, at two bedrooms. Mas mura ang rate nila kapag weekdays at may iba't ibang plans din na ino-offer ang resort. Kung saan ay limited ang access sa ibang rooms pero mas mura yung magiging rate. Halimbawa, kung day trip lang kayo para sa isang day party, pwedeng hindi na ninyo isama ang access sa kitchen dahil meron naman silang outdoor service area at outdoor bathroom. Yung ganitong plan ay mas mura ng 2,000 pesos kaysa sa plan na merong kitchen at bedroom access.
You can check their page para sa complete plans at amenities na ino-offer ng resort. In total, merong 2 bedrooms sa second floor na merong tig-isang bathroom/CR. Tapos sa baba naman ay merong 2 toilet sa loob ng bahay. Tapos sa labas ay merong 4 na shower cubicles at 2 toilets. Maulan nung gabi na nagstay kami, kaya gumawa pa kami ng separate na day tour para ipakita sa inyo ang pool area at outdoor shower rooms. Abangan ninyo itong day tour namin dahil mas kita yung ganda ng resort kapag umaga na. Bawal ang tsinelas sa loob ng bahay pero okay lang dahil malinis naman yung sahig nila. As in walang alikabok, kaya good job sa mga caretakers. Merong mga tissues at hand soaps pero walang towels na provided. When we first heard na hindi complete ang amenities, ang unang impression namin ay ang mahal naman ng rate nila. Pero after seeing the resort, ang nasabi na lang namin ay sobrang mura nito at sobrang sulit dahil sa sobrang laki at sobrang ganda. Okay, sige. Wish granted agad. Oh, blue! Yay! Okay. Yay! Okay. Yay! Isang kanina. Malaki ang space sa labas ng bahay, kaya dito na din kami nag-celebrate ng birthday ni Marius. At dahil konti lang kaming nag-stay dito, eh talagang kasyang-kasya kami. Pero kahit madami kayo, sa sobrang laki nitong space ay kasyang-kasya din kayo. And that's our night tour o Premier Pool House. Abangan ninyo ang aming day tour in a few days para makita ninyo ang iba pang areas dito sa resort. See you next time!